pumasok sa loob ng compound ng Kingdom of Jesus Christ. Kung kaya, dahil dyan, tayo ay magpapatuloy ng ating paninindigan para sa pagbabago sa nabubulok na gobyernong ito ni Marcos Jr. Ayan ka, Eric. At kitang-kito ang iyong bagong bando nag-intervene ng Ama. Yes! Sa kabila ng mangyayaring madugong bagay, hindi niya ito pinahintulutan. Sapagkat inalay ni Pastor ang kanyang buhay para sa libo-libo mga Kingdom citizens na banyak sa gubay ng pulis. At alam niyo ba na mayroon na lamang mga 10 minutes lang ang pagitan ng deklarasyon o voluntary surrender. Hindi na huli ha. Voluntary surrender ni Pastor Kipoloy. 10 minutes na lang, lulusob na at aagawin na ng mga berdugong pulis ni Marcos ang buong compound ng KOJC. What a way of doing miracle from the Almighty Father. Hindi naganap ang sagupaan. Kasi kung hindi po inabot ng declaration of voluntary surrender ni Pastor Kipoloy, ay kakalat ka rin, bubugbugin, tatransyonin, titirgasin, at kung manglaban pa at manindigan na huwag iwan ang inyong rightful ownership to the compound in Davao, pwedeng barilin ang ilan sa inyo at pwede rin pagpuhulihin o mapatay ang ilang mga leaders ninyo. Matter of 10 minutes lang ang palugit ng sumabog ang balita that Pastor Kipoloy decided to have the moral duty to stand up for the congregation and voluntarily surrender kahapon. Una siya nag-surrender sa Armed Forces of the Philippines, particular sa Philippine Army, and the next, it was only coordinated to the PNP. Yan ang totoo. And Pastor was never inside the tunnel, never inside the bunker. Saan ang galing si Pastor at bigla na lang sumulpot doon sa area? Nang galing sa puso ng bawat nagmamahal na mga kasapi at kaanib ng Kingdom of Jesus Christ. Kaya hindi nila mahanap-hanap ang heartbeat dahil milyon-milyon ang heartbeat na nagbibigay buhay kay Pastor Kipoloy. Ayan, nakasaksihan ng buong bansa sa loob at labas ng bansa kung papaano kakumitid ang bawat manggagawa ng KOJC na napili matatag at nananalangin at hindi nalaban sa mga berdugong pulis. Kaya ngayon ka Eric, at yan inihanda natin. At dahil dyan, bago ang mga paglilinaw na pahayag ni Atty. Torion, bumabalik tayo sa Liwasang Bonifacio sapagkat hindi pa tapos ang laban na ating pinanindigan, pagpapago sa nabubulok na lipunan, pagpapago sa bulok at abusado, inutil na gobyerno ni Bongbong Bangag Marcos. Laban kasama ang bayan! Laban kasama ang bayan! Laban kasama ang bayan! Laban kasama ang bayan! Ayan! At pwede na kayong umupo upang matunghayan ang pahayag ng Lead Council, ang nangungunang abogado ng Kingdom of Jesus Christ. Niya sa AFP, no? Well, it was really a surrender, no? It was really a surrender kasi hindi naman talaga siya nakita ng mga pulis, no? Right after nung meron kasing text message from a high police officer na gloves off na daw at kung sino mang ano harang dadakpin
Ako, mayroon na ngang designated na police officer na dadakpin, no? Worried na worried si Pastor Nol because he did not want the situation really to escalate. And he wanted to check on his people. And whether ito version lang talaga ito sa katotohanan ha, na he had to check on his people, so galing sa bundok, no, whether you believe it or not, umasok siya ulit dun sa compound to check on his followers, and he informed them, no, na he has to surrender, this has to end, no? And ang kapakanan daw ng kanyang mga miyembro ang pinaka-importante, no? And he even checked on his people, kaya yung sabi ni General Torre na nandyan lang yan si Pastor, naglalakad-lakad lang yan, hindi yung totoo until what you call this, September 7 onwards, kasi nalaman ko nga yung what you call this, na nandyan na sa loob si Pastor September 8 kahapon lang morning, no? That's the truth about it, no? So he decided to surrender to end the what you call this, no? Not to worsen the situation further. Dami ay may namatay na, marami nang nasugatan, yung kanyang cathedral na desecrate na, yung kanyang yung GMC na turn into a mining operation na, no? Marami nang mga sasakyan ng affiliate companies at maski walang kinalaman na confiscate na, no? So sabi niya this has to end, and he had to explain to his leaders, no? So yun, it was really a surrender. Hindi po yung, maski naman po yung PNP ay nag-acknowledge po niyan, no? We operationalized yung na pag-usapan namin, kasi ang tumulong talaga namin noon, no? At saka hanggang ngayon si General Silo, no? And yung mga ano niya, mga sabi niya sa amin, no? Kasi matino na tao at honorable to si General Silo. General Silo trusted him, but of course since he is a member of the PNP, we had to ito, katotohanan lang talaga ha, we had to contact the Philippine Army, no? And meron pong nag-go between sa amin, yung akin pong gwapo na kliyente, yung gobernador po ng Davao del Norte, and then he nagpatulong ako sa kanya, and he was able to connect me to the ISAF po, yung ISAF, no? Ito, I have to tell the truth, pasensya na po sa ISAF kasi ayaw sana nila ma-mention, pero kailangan malaman ng taong bayan kasi si Pastor ang trust po niya sa AFP, no? So yun, nagkita kami ng mga opisyal ng what you call this, ng ISAF, and then si Colonel Kabading, si Colonel Ruiz, and then ang napag-usapan kasi hindi talaga po pwede na yung arresting officer ay yung mag-gawa ng mga paperworks ay ano po, ay AFP. So we had to contact yesterday, si Colonel Ruiz had to contact General Macapas po. And then General Macapas had to coordinate with what you call this, with the higher ups, no? And General Francisco, no? And then meron pa siyang mga tinawagan po. So yun na po ang nangyari. We had to wait for the aeroplano C-130 from Manila kasi tinawagan ni Colonel Ruiz yung what
Chocaldes yung aeroplano, yung kanyang boss po, at who was also a very good man, no, or who is a very good man, at nakarating po dito. Alam ko ayaw nila sabihin ito, pero pasensya na po, kailangan sabihin kay para malaman ng taong bayan yung katotohanan. And then yun na, pumasok na kami sa loob, at nag-usap si General Macapas and Colonel Ruiz dun sa loob together with me, kay Pastor, at umalis kami sa compound at sumakay ng C-130 at papunta po sa Camp Klame. Ang isang usapan sana ay ayaw na namin ng away, gusto lang namin media blackout sana kay para malagay sana in proper perspective. But then again, nagpadala ng nag-request si General Macapas for just one picture para ma-submit naman sa